Okay, grade 10 group 1 lesson to, no. So yung kung wala man kayong title, kukuha kayo sa chorus. Yun naman talagang traditional na ano, na di ba yung chorus yung pinaka-highlight eh. So kukuha kayo doon ng line, yun yung pwede nyo gawing ano, title of the song. Now, number 2, meron akong sinulat dito. Yung overall structure nyo, pwede pang pahabain yan. Pwede pang maraming mangyari doon sa gusto nyo sabihin. Kasi the topic of your song is about saying feelings to, yun lang, actually, very simple lang yung, ano, yung concept nyo. Na magsasabi lang kayo ng feelings to sa gusto nyo, pag, kung, tapos yung the highlight of, one of the highlights of the song is yung kung ikaw ako, tayo, hindi magbabago. So, kung ikaw, ako, tayo, hindi magbabago. So, yun yung pinaka ano, highlight. So, yun yung main thought of the ano. Okay? Next, chord progression separate from verses to chorus must be established. So, ang ibig ko sabihin dito is that ganito, mga kapatid. Itong kanta na to, masasabi kong jingle pa to, not necessarily a song, pero pwede naman sabihin song. Ang pwedeng gumawa ng separate na magkakaibang, 'di ba? Verse 1, verse 2 is iba doon sa chorus. 'Yun naman talaga eh. 'Yun ang iba. 'Yun ang traditional, the more traditional approach is that iba ang chord progression ng verses sa chorus. Pero sometimes, guys, pag maggagawa kayo ng ano, ng chord progression na umari from scratch, kung gagawa kayo ng song, gandahan nyo, minsan nangyayari to at madalas nangyayari, unahin yung maganda yung chorus. Isulat yung maganda yung chorus, chord progression, tapos saka pwedeng gano'n ang procedure. Next na lang yung ibang verses. Verses 1, verse 1, verse 2, verse 3. Ganon. Next, may sinabi pa ako dito, interlude can be expanded to a bridge. Ano yung interlude nyo dito? Oo lang to eh. O, puro ano lang. Diba? Pwedeng instead na oh, diba may oh. La 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 la. O yun, diba? Another, you know, para humaba yung kanta. Diba may una kayo. Oh, yun. Ano lang yun, simple suggestion lang. Next. Instrumental part is an innovative part, yung outro intro. So, okay. Sino nag-isip nung sol, sol, re, sol, 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 I don't know kung sino nag-ano yun. Yung opening na yun, yung sol to re na yun, napakaganda na nun. So yung interval na yun. Okay? Open interval kasi. Intro is very good. And then yung nakita ko, may part yung violin, may part yung bandurya. Ano yan? Innovative parts yan. Very good yan. Okay. Yung chorus can be repeated with other lines. Ano ba ibig sabihin ko? Ang ginalagay ko dito. Kasi itong chorus na to, kasi tatatlo lang yung linya eh. Pwede pang pahabain to. Okay. But then, this one, ano, very good na to. Kumbaga sa out of 10, mga ano na to, 8.5 to 9. Okay, thank you, group 1, grade 10. Thank you.
Okay, group 2, this is grade 9, no? Okay, prior to your performance naman, ganito, may mga sinulat ako dito. So, judging for you from your lyrics kasi ganito, no? So, corrected the title, kinorek ko yung title ninyo. So, ang title yung original is Musika ng Ligaya. So, ano, Ligaya na Musika na lang, no? So, that's much logical. Kumbaga sa grammar ng Filipino grammar. Now, next. Title can be, ito yung classic example na pwede naman na ang title ay hindi directly nakuha sa lyrics. Kasi yung topic ninyo, ligaya ng musika. Diba? Ligaya ng musika. And then, yung structure, medyo okay. Ito lang kasi ang problema. Guys, pag magpre-present kayo ng ano, na lyrics, kung paano yung order ng kanta, kung inulit ba yung verse 1, banda dito, i-present nyo, ilagay nyo ulit. Talagang uulit. Okay? So, structure-wise, okay naman. Topic is very good. About joy of music. Tapos, siguro meron akong gustong ano, meron akong gustong suggestion towards the ending. Siguro, ano, yun na nga, again, lagyan nyo ng bridge, tapos ibalik nyo yung ano, yung the highlight of your song pala, by the way, yun yung naki-catch up ko eh, yun yung tumatatak sa akin. So maganda yung we call it a motivic pattern, yung tema nyo, yung theme. Okay, may tinatawag kasi kami sa composition na ganon, no? Parang example, pag sinabi bang ta-da-da-dan, da-da-da-dan, ayun. Okay, kay Beethoven yun. That was a symphony number 5. Mga ganong, ano, that's the important thing na meron kayong intro na, ano, na classic, yung medyo rhythmic. O kaya naman eh, yung melody ninyo ay maganda ang pattern like the other group, yung sa grade 10. Okay, ano pa yung sabi ko dito? Suggestion pa. Actually, pwede pang i-ano to. I-expand pa to. I-expand nyo pa. And then, again, the suggestion, yung separate chord progression from the chorus. Ano? Kung pwede kayong ano, mag-explore pa kayo ng ibang ano, ng mga chord progressions. Okay. Generally very good. Okay, ang pinaka na-catch up ko, ano, tatatak sa akin 'yan kasi yung dun sa ano niyo, yung yung ano ba tawag diyan? Yung parang melodic pattern na 'yan. Yeah. Okay, so that's good. Ano, grade 9, thank you very much. Thank you.
number 4, that is grade 7. Okay, ang highlight dito, it is not common for a song na maging 3/4 time signature. Good yon. Now, the way you present it is parang lalabay. It is a lalabay song. Number 3, another thing is medyo isolated lang yung line na derived from the love of God. Pero kasi kung i-classify natin itong kanta na to, is it a Christian song or a love song? Hindi pwedeng mix. So, ganun lang. Isolated lang naman yung one line na yun. No? So, pwede nating suggestion, ha? Derived from the heavens above. Kung hindi nyo mabago yung word na derived dun sa line na yon, yon. So, that is a suggestion. Yun lang naman, konting ayos na lang ng tag dito ng lyrics. Okay. Natutuwa ako dun sa chord progression. Itong highlight eh. Yung kanilang main melody, which is actually yun lang naman yun. Si la sol pa mi sol la si la sol la, ginagawa yung parang jazz. Ginawa yung parang jazz. It yung kanta niyo reminds me of Sea of Love yata ni Cat Power. Ano yun, nalimutan ko na yun eh, yung Sea of Love. Sino ba kumanta noon? Yun. Hindi, yun may kanta noon. Naka-ukulele lang. Yung tapos babae kumakanta, ganun. So, tungkol rin sa love. Medyo ganyang feel din. Ganyang feel. Yung C7, actually, ang chord progression nyo is ano nga to? G, B, E minor, yung C. Yung ang nag-highlight, yung dominant 7th nung melody. Doon ako na huli. Okay? So, okay. Ano ang pwede pang gawin dito? Ano pang pwedeng gawin? Ganito. Mag-isip pa kayo ng iba na chord progression. I-designate nyo sa ibang verses. Kasi hindi naman pwedeng puro isa lang ang chord progression sa isang buong kanta. Okay? Okay, so it reminds me of highlight . So maganda yung kanta. Kung 8 out of 10 din yan, even 8.5. Pero kung ito ay may iba pang chord progression and maybe iba pang saliw ng lyrics, ika nga. Kahit 9, kumbaga sa grade, 9 out of 10. Okay, so very good, grade 7, very good. Dapat magpakalimutan.
So group 3 grade 8 no, so I particularly like this one kasi kasi ang unang sabi ko is jingle, so that is like 3 minutes shorter, so 3 minutes pababa, but then you made this creation of yours na song form na talaga, so you have verse 1, verse 2, you have your chorus, actually yung pre-chorus verse pwede nang sabihin mong ito ay verse 2, but then anyway ang siguro ano na lang, kung dadagdagan, kung iibahin, maybe yung bridge, iba yun yung chord progression. Maybe yung pre-chorus going to the bridge, iba ang pre-chorus ng chord progression. Ano na lang yan, medyo minor adjustments na lang. No? I really, really like the message of the song and the thought flow, yung pagkakasunod-sunod ng kanyang, pagkakasunod-sunod ng sinasabing sequence ng statements niya. Ano, kumbaga sa storya, maganda yung progression ng storya, no? Okay, kasi then striking yung ito, nagustuhan ko yung gawa niya sa chorus, yung wag pilitin ang sarili. Nice. Kasi I was about to discuss yan, sometimes maganda yung medyo long notes on the chorus melody wise. Doon like ng tao yun, napipick up kagad ng tao yun. So there are actually two ways in which the para gumanda ang isang kanta, rhythm or yung melody. Yung melody, no? So yun yung mga good points ng inyong composition here. Ano pa ba? Actually, may naisip pa ako instead na ano kasi prior to this video, ang napili nating title ay Lumigaya. No? Mayroon pang isang striking line dito eh. Hanggang sa huli, hindi, I don't know. Pero I like the last line, the very, very last line. Hanggang sa huling sandali. Basahin ko lang yung
outro nyo na lines, huwag pilitin ang sarili palaging maging masaya. Yes, correct, good. Hanggang sa huling sandali. Which is, ano, very, it's a very, very positive message. Okay, so congratulations, Group 3. Thank you.